sinabi siya sa akin about dun sa niluto kong crepe. Sarap nung dolce kanina. Miss asim, halong mga iba-ibang lasang ano. Wala naman siyang kunyari sobrang tamis, sobrang asim, may balance siya dun. Yeah! Thank you! Tanda ko may nakain ako sa restaurant na yung dolce ngayon ay may halo ring asim na iba siyang lasa. Natikman mo yung may avocado? Hindi, nabusin ako. Okay, thank you! Thank you anak sa compliment! Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng French crepe. Ito po yung crepe set. May kasama siyang recipe. Ayan, naririto sa brochure. Dagdagan natin ang tamang sukat ng butter and salt. Okay. Ito yung mga filling ng crepe. Wild berries. Strawberries ang kalimitang available. Ito po ang ating non-stick crepe pan. Flat lang siya at mababa. Makapal ang bottom niya. Ito naman na spreader ng palaman, pwedeng jam, fruit jam, Nutella, and cream. Then, ang T-shaped wooden crepe spreader stick. So, ayan, malinaw ang ating crepe set. Kailangan hugasan ng mabuti ang crepe pan bago gamitin. Matapos hugasan, tuyuing mabuti. Be sure na walang black na lumalalin sa tela. Now, mag-prepare na tayo ng mga ingredients. Ito ay 500 grams fresh milk. Dodoblehin po natin ang measure na nasa brochure. Then, 250 grams all-purpose flour. Ang gamit ko ay farina barilla, tipo 00. Lagyan din po natin ng asin. Sa mga sweets recipe, masarap po talaga yung may konting asin. Then, isunod natin ang 4 eggs. Gamit ang whisk, haluin na natin. And then, unti-unti nating ilagay ang ating gatas. Ituloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa mawala na yung mga lumps o yung mga buo-buo. Ngayon naman ay sasalain natin. Kailangan po kasi kung gagamit tayo ng spreader ng crepe sa pagluluto, dapat sasalain natin ang ating crepe batter. Yung pinaka-lumps niya or yung buo-buo ay makakasira. Didikit yun doon sa ating spreader. Pag hinila at iniikot ang spreader, masisira na ang crepe. Ngayon naman ay idadagdag natin ang melted butter. 2 tablespoons of butter or 20 grams to 25 grams of butter. So tunawin muna dito sa ating kawali na paglulutuan ng crepe. After na matunaw ang butter, isalin na natin habang hinahalo na mabuti. Sa mga health conscious po, olive oil lang po ang ating gamitin sa halip na butter. Haluin nating mabuti ngayon. Okay. I-set aside muna po natin, ipahinga natin ng 30 minutes. Ito naman yung version ko, yung normal kong ginagawa kapag nagke-crepe ako. Gagawa tayo ngayon ng 4 cups flour crepe batter. Maglagay tayo sa bowl ng 4 cups all-purpose flour. 4 pinches of salt or half teaspoon salt. Now, add fresh milk. For 4 cups flour, add 5 1/2 fresh milk. Nag-a-add muna po ako ng milk bago i-add ang mga eggs. Unti-unti lamang po ang paglalagay ng gatas. Napakahirap pong maghalo kapag bigla niyong ibinuhos ang gatas. Pwede pong gamitan ng electric mixer habang malapot pa. Pero sa homemade po na crepe ay whisk lamang ang ginagamit na panghalo. Nagbabubbles po ang ating crepe batter kapag ka electric mixer ang ginamit. Kaya para fine ang texture, walang bula, ilagay sa loob ng ref at least 30 minutes bago lutuin. So for 1 cup na flour, 1 egg lamang ating lalagay. So 4 cups ang flour natin, 4 eggs din ang ilalagay. 1, 2, 3, 4. Ayan. Haluin, i-mix na mabuti ang mga ingredients. So next, magtutunaw tayo ng butter. For 4 cups flour, 40 grams butter ang ilalagay natin. So, isali na natin ito. Ingat lang, baka matalsikan tayo ng mainit na melted butter. Saidin lang saglit natin. Then, haluing mabuti. Ito pong nasa right side, version 1, recipe 1, ay sinala natin. Then, itong aking version, recipe 2, try ko munang hindi salain. Magsisimula na tayong magluto. Inilagay ko dito sa bandang taas yung hindi natin sinala. Inihanda ko na dito sa ating lutuan ang dalawang crepe pan.
pwedeng kahit na anong non-stick pan na flat yung bottom. I-wipe natin ng paper towel ang ating pan para maging pantay yung nakalagay na butter or oil. Or pwedeng hindi na, kaya lang magiging oily masyado ang ating crepe. Siguraduhin mainit ang ating pan, medium high heat to medium. Sa pantakal, ang pwede nating gamitin ay cups na labeled 1/4 or 1/3. Okay, magtakal na tayo. Let's start cooking. Pay attention muna po tayo sa paggamit ng ating crepe spreader. Kaka-unbox lang natin ito, itong ating crepe set. Kaya first time kong gumamit nitong crepe spreader. Mas maganda pala, mas manipis ang ating crepe. Ayan, hindi pa sanay. Dito naman sa isang kawali. Pinagbukod ko kasi yung ating sinala at saka hindi sinala. Dahil tingnan natin kung anong magiging result. Parang pareho din naman. Ingat lang sa spreader kapag hindi natin sinala ang ating crepe batter. Gamit ang spatula or Nutella spreader. Baligtarin natin, i-flip natin ang ating crepe. Lutuin natin yung kabilang side. Mas maganda kung medyo brown pa. So, hintayin ng 30 seconds bago i-flip. Reminder, dapat palakasin ng apoy. Kung gusto ninyong makatikim ng real crepe, original French crepe. Dahil sa mga street food, ang crepe po ay hindi malakas ang apoy. Kasi doon nila pinapalamanan, doon nila nilalagyan ng filling direct sa kanilang lutuan. So, pag malakas nga naman ang apoy, masusunog agad yung kanilang crepe habang naglalagay sila ng filling. Pero, kapag mahina ang apoy, matigas po ang ating crepe. Pag malakas naman ang apoy, malambot ang crepe. Yun po yung tunay na texture ng crepe. Malambot dapat. Pansinin ang spreader, hinuhugasan po dapat every time na gamitin. So, nakaready po agad dapat ang tubig na paghuhugasan ng spreader every time na siya ay gamitin. Pag hindi agad binanlawan or hinugasan ng spreader, mamumuo doon yung butter or mixture ng crepe. Pag ginamit uli natin yung spreader, makakasira yun doon sa ating crepe. Ayun, medyo nabutas po ang ating nilulutong crepe dahil itong nasa taas ay hindi natin sinala yung crepe butter, yung mixture. So may lumps, may buo-buo. So nahagip ng ating spreader yung buo-buong yun, kaya nabutas yung crepe. Pwede naman nating tabunan. Ayan, tinabunan ko lang. Okay na po yun. Pero kapag ka magbebenta na tayo, bilisan, kailangan ay fine ang ating mixture. Okay, so again, dapat malakas ang apoy. And then 30 seconds lang lulutuin. And then ipi-flip. And then obserbahan, baka wala ng 30 seconds maluto yung kabilang side sa sobrang lakas ng apoy. Pag may mga crumbs na naiiwan o yung mga durog-durog, punasan agad. Hindi na ako naglalagay ng oil or butter na direkta sa kawali. Okay na sa akin itong ganito. So yung iba naglalagay pa bago ibuhos ang crepe butter. Pero sa original na procedure, sa una lang naglalagay ng butter, sa una lang pinapahida ng butter ang kawali at hindi lagi-lagi. Pwede rin pong hindi tayo gumamit ng spreader. Buhos lang ng medyo mababa sa isang sandok na crepe butter, then ilagay sa kawali and then ikot-ikutin o iswirl ang kawali. Twist-twist lang ang kawali sa simpleng salita, patagi-tagilid, ayan. So ito yung last, ibinuhos na natin dito sa nasa taas na pan. Inamita natin ng spreader para mas manipis. Etong isa na hindi gumamit ng spreader, napaka-thick ng kanyang texture. Masyadong makapal. Kapag makapal ang crepe, mas bagay siya dun sa mga salted or salty crepe na ang palaman halimbawa ay mga giniling na karne na may gulay. So yon. Salty feeling ang bagay sa makakapal na crepe. Okay, done. Ahunin na natin. And finally, itong last, ito yung perfect na luto. Very thin, very soft, and a little bit brown. Ngayon naman ay maghahanda tayo ng mga crepe fillings. Hugasan natin ang mga wild berries. The best po ito na pampalakas sa ating immune system. Napakataas po ng mga antioxidant nito. Matapos maalis ang excess water, i-transfer natin sa kanya-kanyang lalagyan. Meron din tayong banana. Talupan na natin at gayatin.
Ihanda rin natin ang avocado para sa salty filling. Hatiin sa gitna, paikot. I-twist para maghiwalay. Then, ito namang padalawang avocado. Hatiin sa gitna. Ito-twist para maghiwalay. Medyo tagain ang buto at i-twist para maalis. Talupan sa pamamagitan ng kamay. Ayan, ganyan lang. And then, i-slice natin gamit ang matalas na knife. I-slice lang ng maninipis. At para naman po sa healthy tips na lagi kong ginagawa, ang banana po ay lalagyan natin ng konting lemon juice para din hindi po mangitim ang ating banana. Naghanda rin po tayo ng smoked salmon, butter or margarine, and fresh cheese. Italian smoked salmon po ito, hindi na po ito niluluto. Masarap po ito, malinamnam. Ito naman po ang number one filling, Nutella. I-set aside muna po natin ang salmon, ang butter or margarine, ang fresh cheese. Okay, Italian po ito. And ang avocado. Unahin po natin gawin ang sweet filling, mamaya na yung salty filling, yung mga avocado at salmon. So ito yung ating crepe, pahida natin ng ating Nutella, yun ang pinaka-base. And then itong banana, spread lang natin. Then wild berries. Mix mini chocolate chips. Then almond nuts. I-roll natin para mag-itsurang triangle. Ayan. Kita lahat yung mga fillings. Then, i-garnish natin ng almond nuts. And mixed chocolate chips. So, ito po yung ating crepe overload recipe. Ganito siya ginagawa. Nilalagyan pa po ito ng panna and ice cream. So, ilagay muna natin dito sa ating Nutella serving plate. Ang partner niyang drink ay citrus drink, fresh juice. So, dito sa bahay, ganito lang akong mag-extract ng ating citrus drink. Ayan, na-extract na natin ang juice. Yung mga pulps po, isinasama din yan sa juice. Dahil maganda itong panlinis ng ating mga intestines. Napakaganda ng health benefits bukod sa masarap itong inumin kapag may mga pulps. So, ang glass po ng juice ay slim, medyo mataas. So ayan, powdered sugar bago i-serve and fruits. Pwede pong plain Nutella lang ang ating spread. Ayan, ito po yung typical. Gagawa lang po tayo ng mga sweet crepe filling para sa ating plating. Next, gawin natin ang ating salty crepe filling. After fresh cheese, lagyan ng avocado. And smoked salmon. So ayan, finish! Sana po'y nagustuhan ninyo ang episode na ito ng Flor in the Kitchen at sana'y patuloy kayong sumubaybay sa mga recipe pang aking ibabahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po!